kasalukuyang nasa katuparan tayo ngayon sa propesya ng sampung birhen. Ito ay isang talinghaga ni Kristo tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang kahulugan ng sampung birhen ay ang sampung pangulo. Mula kay Pangulong Ramos hanggang sa pangulo na uupo sa 2052. Na kung saan ang lima sa sampung birhen ay walang langis, ay hindi nakapasok at hindi nakasama ang kasintahang lalaki sa piging ng kasalan. Ang limang pangulo ng Pilipinas ay walang langis, na ang ibig sabihin, di makakuha ng deuterium. At ang pangalawang lima na magsimula sa 2022 ay may langis at guided na ni Kristo, na siyang kahulugan ng kasintahang lalaki. Malapit nang magtapos ang termino ng ikalimang pangulo na walang langis. On the way na tayo sa unang pangulo na may langis at guided na ng Espiritu ng Kristo. Ang tanong, sino siya? Sino ang dapat iboto ng sambayanang Pilipino? Dahil sa katotohanan na tayo'y kasalukuyang nasa pagganap ng sampung birhen at on the way na sa sunod na pangulo na tinakda na may langis o deuterium, ay maliwanag na ang dapat piliin ngayong halalan ay ang kandidato na may interest o isinulong ang programang deuterium. Yan ang sign kung sino ang dapat iboto ng mamamayang Pilipino. Kung titingnan natin sa mga tumakbong pagkapangulo ngayon, tanging si BBM lang ang may koneksyon sa programang deuterium. Si BBM ay nag-file ng Senate Bill 2593 noong November 17, 2010 proposing the Hydrogen Research, Promotion and Development Act of 2010. Hindi ito nabigyan ng pansin sapagkat hindi pa napaloob ang panahon na yon sa gawain na may kaugnayan sa deuterium. Ang sukat nito ay magsisimula sa taong 2022. Maliwanag ang lahat kung sino ang dapat nating bigyan ng ating gintong boto.